Asan ba si Kuya Rolly? Ayan, nasa likod po siya. No? At kasama rin po ang PPC sa pamumuno ni Ate Telay, Estela Galang, at syempre ang finance, pamumuno ni Ate Marina Makatangay. At kasama rin po natin sa paghahandog ng mga damit ay yung naging munting San Vicente. At kasama rin po ang ilan sa nakaranas ng himala at devotion, deboto ni Lolo Enteng. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tatlong buwan nang nakalipas, simula ng ating masaksihan ang kaawa-awang kalalagayan ng imahe ng ating banal na pintakasi na si San Vicente na mas kilala natin sa tawag na Lolo Enteng. Mula sa kanyang mga bitak sa katawan, dala ng katandaan, dahil mahigit 100 taon na ang imaheng ito, ngayon ay makikita natin ang kanyang bagong kaanyuan. Ipinaayos natin at muling ipinanunumbalik ang dati niyang ganda. Sa ating gaganapin ngayon, marangal na pagbibihis ay ating isaalang-alang na tayong lahat ay binyaga ng Panginoon ng ating Diyos ng dangal at karangalan na nasasalamin sa ating mga kasuotan. Katulad ng ating mahal na patron, siya rin naman ay pinanganak sa mundo ng walang anuman, subalit siya ay sinuutan ng damit pangbinyag na sumasagisag sa dangal na ipinagkaloob sa kanya. At hindi rin nagtagal, siya ay sinuutan ng isang damit na nagtataglay ng banal na atas na sa kanya ibinigay na maging isang paring misyonero upang ipalaganap ang mabuting balitang aral na nagiging daan upang makamit niya ang pangakong langit ng Panginoon. Ngayon, sa pag-alaala natin sa kanyang kapistahan, ay ating isusuot ang damit na tanda ng pagsisikap at pagmamahal ng kanyang mga deboto. Tayo'y dumalangin sa Panginoon nating Diyos na sa pamamagitan ng kasuotan ni San Vicente ay makamit natin ang kagalingan ng ating mga katawan at kaluluwa katulad ng babaeng dinudugo sa banal na ebanghelyo ng wika, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling na ako. Sa pagdalangin natin sa ating mahal na Santo Patron, nawa ang lahat ng inyong kahilingan ay pagkaloob ng poong may kapal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng aming mga kasalanan na naglalayo sa iyo at sumisira sa dangal at karangalan na iyong ibinibihis sa amin bilang mga inampong anak mo, kami naway makatulad sa aming mahal na patrong San Vicente na sumunod sa iyo sa kabila ng kanyang kahinaan at nagpalaganap ng iyong pag-ibig at habag na ngayon ay aming pinararangalan kaysa ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at ating saksihan ang maringal na pagbibihis sa mapaghimalang Santo Patron na si San Vicente Ferrer. Mahigit 100 taon na ang nakalipas mula sa bukirin ng bayan ng Tabuco, natagpuan ang isang imahe ng kahoy na nagpabago sa buhay pananampalataya ng mga taga-Mamatid. Maraming taon na ang nakalipas. Ang nayon ng Mamatid ay walang pangalan. Ito ay mistulang gubat dahil sa naglalakihang puno ng akasya, ipil-ipil, niyog at iba pang punong kahoy. Noong panahong ding iyon, ay wala pang kalsada ang pook na ito
ang tanging dinaraanan ng mga tao noon ay isang makitid na daan at tanging paragos lamang ang maaaring makadaan. Ang daan ay hindi gaanong kahabaan. Ito ay napuputol o napapatid. Sa halip ay bukid o isang maliit na landas na lamang ang makikita sa gitna ng kakahuyan. Pagkalipas ng bukid na ito, ay saka naman magkakaroon ng daang paragos na muli na naming mapapatid sa di kalayuan. Dahil sa mga patid-patid na daang ito, ang lugar o nayon ay tinawag na Mamatid ng mga taong dito ay naninirahan. Sa kalagitnaan ng nayon ay may isang malaking puno ng balete na malapit sa daan. Ayon sa matatanda ng nayon, dito natagpuan ang imahe ni San Vicente Ferrer na napag-alaman nilang pagmamay-ari ni na Ginoo at Ginang Jose Belia na naninirahan sa bayan ng Cabuyao na malapit sa nayon. Ang imahe ni San Vicente Ferrer ay kanilang isinauli sa mag-asawa. Ngunit pagkaraan ng ilang araw ay natagpuan nila muli ito sa ilalim ng puno. Muli nila itong isinauli. Ngunit kinabukasan ay natagpuan nila muli ang imahe sa puno. Kung kaya't napagkaisahan nila na hilingin sa mag-asawang Belia na ipagkaloob na sa kanila ang imahe, kalakip ang pangakong ipagtatayo nila ito ng munting kapilya. Hindi naman ipinagkait ng mag-asawa ang imahe ni San Vicente Ferrer. Nang magkagayon ay ipinagtayo nila ito ng munting kapilya, ang santo sa mismong pinagkakitaan sa imahe na ngayon ay kinatatayuan ng kasalukuyang simbahan. Dito nagsimula ang pamimintuho ng mga taga-Mamatid kay San Vicente Ferrer sa kadahilanang tunay siyang mapaghimala. Maraming mga may sakit ang napagaling nito sa pamamagitan ng pagnonobena at pamimintuho sa kanya. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ikalima ng Abril. Maraming mga tao ang taga-ibang lugar at karatig probinsya ang dumarayo at nagtutungo rito upang humingi ng awa sa Diyos sa tulong ng mahal na patron. Mga kapatid, magsitayo po tayong lahat upang saksihan ng paghahandog ng mga bagong kasuotan at aksoserya ng ating mahal na patron. Thank you.
Mga kapatid, purihin natin ang Diyos sa bagong restore na imahe ni San Vicente Ferrer. Manatili po tayo na kopo. Manatili po tayo sa ating upuan muna para makaraan po ng ayos sa San Vicente Ferrer. Oh.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa pamamagitan ng panalangin ni San Vicente Ferrer, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po, salamat po sa inyong lahat at nagtulong-tulong para ma-restore ang imahe ni San Vicente Ferrer. God bless po.